Ito po ay bike frame. Ire-repaint ko po ito. Maayos pa naman yung pintura niya, original pa, pero gusto lang ng may-ari na mabago yung kulay at design ng sticker. So gagawin pong kulay orange po yan. So ito namang tinidor, gagawin naman pong light blue. Then yung manibela ay gagawin namang matte black. So dito ay hindi na po tayo gagamit ng paint remover at strip sole dahil maganda pa naman yung kanyang pintura. So ayan mga decals na yan, malalaman natin kung yan ay gawa sa sticker or pintura din na inner brush. Malalaman po natin yan kapag niliha. Kasi may top coat at pag nasagat po natin yung top coat at nalaman ko na yan ay sticker, kailangan tuklapin po yung sticker. Then lilihain po ulit. Pero kung yan ay pintura lang na ginamitan lang ng airbrush, pwede na pong lihain lang yan. Kapag napantay na po at lahat ay napasadanan ng liha, sasabunin na lang din po, sasabunin na lang po natin yan. At saka bubugahan ng primer. Sa pagliliha, kalimitan unang napuputlod ay yung mga edge, no? Yan yung kanto. So ingatan nyo yan, kung ang gagawin nyo lang ay magtatapot lang kayo. Pero ito, dahil naman ito ipaprimer, so baliwala yan, okay lang yan. Kaya importante na ang ating pipintaan ay ugaliin nating magprimer. So ayan, lilihain lahat yan. No? Then pagkaliha, sasabunin niya ng, ayan, ito gamit ko, dishwashing liquid. Choy. Ayan. Ayan, yan ang gamit ko. Hindi po kami ini-sponsoran niya, na. Joy, bagay na, men. Baka naman, Joy. Ayan. So, siyempre, pagkaliha ng 400, siguraduhin natin na bago ito yung bugahan ng primer, ay sabon na sabon siya. Talagang tanggal yung mga langis-langis niya. Then, pagka malinis na malinis na yan, pupunasan ng basahan tuyo, at patutuyo yung maigi, then apply natin siya ng primer. Ano yung lihang ginagamit mo? Ilang grit yan? 400. Ayan, 400 grit. Kapag may pintura kasi, ay nakalimitan ginagamit namin 400 grit. Pero pagka plain na bakal at wala pang pintura, 120 grit para magasgas na maigi. Dahil ito may pintura na, ayan o. Hindi natin sasagarin niya kasi mga original paint yan. Matitibay ang kapit niyan. Pakikipatong lang tayo sa kanya. So, mga sinasagad lang yung mga ginamitra, mga spray paint. Ayan, hindi maganda ang kapit na. Tapos yung mga hindi ginamit ng magandang primer. So, ayan, tuloy-tuloy lang inyong pananood hanggang sa ma-finish namin to. So, dito ay malalaman nyo, no, kung ano yung mga tamang preparasyon, proseso, kung paano mag-repaint ng frame ng bike para siguradong matibay. Kapag may nakita kayo na, ayan, katulad niya, no, malalim ang tama. So, ayan, either lihain nyo, then masilyahan. Pero mas maganda na para makaiwas tayo sa masilya, sa garin na lang natin ang liha. Yan. So, talaga mapaprimer rin eh, no? Sagat na lang yan. So, mas maganda dyan kapag ganyan na maliliit lang naman, huwag na nating masilyahan. Kung talagang sobrang lalim at nadali yung metal, paprimeran muna, then masilyahan. Pwede rin namang masilyahan kaagad kahit hindi na primeran. Basta metal, no? Huwag na sa plastic. Gagamitan lang siya ng body filler na masilya. Ang gamit ko ay yung Glasorit body peeler. So ayan, oh, ganyan lang. Medyo malalim kasi. Malalaman mo kung malalim eh. Pag kinutkot mo na kuko, bumabaw na kuko. So ayan, pero bumababaw na kasi nga nalilihan. Katulad nitong manibela, so naka-chrome siya. Tapos, parang binugahan lang to ng spray paint. Oh, walang primer. So, kaya ganyan ang nangyari. Ngayon, lilihain nito na kahit di na i-gamitan to ng strip solo paint remover, kaya na lang lihang. Ayan, 120 grit. Ayan, gagasgasin natin maigay ang chrome para kapita ng primer. So ayan, madali namang lihain yung basta mga spray paint lang. Kahit di na i-paint remover. Ayan. Mas maganda pagka naka-chrome, ha, tatandaan niyo po. Ang ating pipinturahan, lihain po natin ng 120 grit. Gagasgasin mabuti. Then, pagkaliha, sasabunin ulit ng dishwashing liquid. Then, pag sigurado na po tayo na malinis na malinis na, saka po natin bubugahan ng
Gilder Epoxy Primer Gray. Gilder, bigay naman! Ito po gagamitin kong primer, Gilder Epoxy Primer Gray. Yan, bali 2-component system po yan. Meron po siyang hinihalo pang catalyst. Ito po yung kanyang catalyst. Ayan, Gilder Epoxy Catalyst. Ang pagbili po niyan ay kung 1 quart, ayan po, 1 quart po yung size niyan. Yan po ay hindi puno, no? Hindi puno yan. Baka magulat kayo pag binuksan nyo, hanggang doon lang po laman. Ayan, yan. Bali, 3 1 quart lang po yan, ang laman niyan. Kasi yung kabuuan po niyan ay yung catalyst na 1/4 quart. Ito po yung catalyst niya. Ayan, yan po yung 1/4 quart. So, pag isinali nyo po yan dito sa primer na bali 3/4 quart lang po yan. No? Hindi po yan 1 liter o 1 quart. Kasi ang equivalent po ng 1 quart o 1 liter ay 4 po niyang laki ng catalyst. So, ibig sabihin 1/4 quart lang po yon. Pakikita po sa inyo yung ratio. No? Ito po yung ginawa kong takalan. Ayan, yung mga guhit na yan. Kung mapapansin nyo, meron po siyang number. Ayan, 1, 2, 3, at 1. Ibig sabihin nung ano, ayan, yung tatlo, yan yung pinaka-primer. So, hanggang doon lang sa pangatlong guhit. Ayan, pangatlong guhit lang yung primer. Then, yung natitirang isang guhit, yan, may nakalagay na 1, ibig sabihin ay catalyst. So, magiging 3:1. Ayan, isang part lang po yan. Kapag napag-mix na po natin yung dalawang component, ay lalagyan po natin ng thinner. So, pwedeng thinner dyan, lacquer, acrylic, epoxy reducer. Ito ang gamit ko ay Ansal Urethane Thinner. So, isang thinner lang ginagamit ko kasi kalimitang gamit kong base coat at top coat ay urethane. So, kaya urethane thinner. So, gaano bang karaming thinner ang dapat ilagay? Kung kaano karami, let's say yan, ganyan ha, ganyan karami yung natimpla, no? Na primer, ganyan din karami yung thinner na ilalagay. Pero kung gusto nyo po ng medyo malapot ng konti, magbuwas na lang po kayo ng thinner. So, tapos ko na pong bugahan ng primer. Naka 2 coats na po ito. So, bago ko i-base coat, ay papasadaan ko muna ng 800 grit. Ayan. 800 grit. Hi.
So wala na siyang magaspang, no? O yung mga putlig-putlig. Then, bubugahan ko muna siya ng Ansal Urethane White. Kasi kailangan mag-undercoat. Ang ikukulay po dito ay Ansal Urethane Orange dito po sa patalya. At doon naman po sa tinidor ay Ansal Urethane Light Blue. So kailangan po natin ng undercoat na white para lumito po yung ganda ng kulay ng orange at ng blue. So bubugahan ko po na to, mga 2 coats lang po ng white. Ang mixing ratio po ng Ansal Urethane Base Coat o yung kulay ay pare-pares lang po kahit ano pong kulay. Ang mixing ratio niya po ay 3 parts ng Ansal Urethane Base Coat at 1 part ng Ansal Urethane Catalyst. Yung dami naman po ng thinner, kapag napag-mix nyo na po yung Ansal Urethane Base Coat at Ansal Catalyst, ay kung kano po karami yun, ay ganun din pong karami ang urethane thinner na ilalagay o Ansal Urethane Thinner. Magtimpla lang po tayo ng tama lang ang dami doon sa ating bubugaan. So, dalawang coat lang po ang ginawa kong Ansal Urethane White. Then, kung yun ay maligas-gas, papasadaan ito ng lihang 1,000 grit bago patungan ng Ansal Urethane Orange. Yung Ansal Urethane Orange ay tatlong coat po ang aking gagawin. Kapag nagbuga na po tayo ng Ansal Urethane Base Coat o yung color na orange, sa first coat po ay huwag po nating munang kakapalang kagad. Dahil may tendency po na pag makapal po kagad ay magkaroon siya ng pinholes o yung butas-butas. Hipig 400S Titanium 2K Clear. Ang ratio po niyan ay 4:1. Hindi na po nilalagay ng thinner. At itong spray gun na aking gagamitin po ay gawa po ng Euromax S710. Ang nozzle niya po ay 1.3mm po. Yung size po ng nozzle niya. So, bubugaan ko na po ito ng top coat. Sa unang pagbubuga po, huwag po natin kagad kakapalan.
Manipis lang po, then hayaan lang po muna natin matuyo. Then yung siguro mga 15 minutes, mag-plasok tayo or mag-interval bago mag-recoat ulit. Then second coat, bugahan na po natin ng semi-full coat. Then pagkatuyo po, bugahan na po natin ng final coat. 3 to 5 coats po, no? Kung wala po mga bootleg, dire-diretso na po tayo ng buga. Kasi meron po mga urethane top coat na kailangan dire-diretso yung buga after 15 minutes plus o patunga na. Kasi pag pinagtagal pa, let's say nagkaroon po ng mga gas pump, siyempre patutuyin po natin yan na mahigit sa oras bago lihain o mahigit pa. So, pag niliha po natin yan, mapapanday nga po siya, ang magiging problema po natin pag nag-recoat na po tayo. Yan, yan po ang kaibahan ng urethane top coat na hindi na po nilalagyan ng thinner. Miski magkaroon siya ng bootleg, pag niliha po natin o makatuyo, kinabukasan pa natin na-apply yan o magre-recoat ulit ng top coat, wala pong chemical reaction o hindi po magre-react yung pintura, hindi po magre-wrinkles. Alam niyo po ba yung mga detainer na urethane top coat, maganda po yan talaga sa mga closed door, yung magandang shop, yung hindi po naliliparan ng dumi, para dire-diretso po yung pag-a-apply ng top coat. Basta every 15 minutes, buga na po. So minsan, pagka nakagamit po ako ng urethane top coat na detainer, ginagawa ko po, dinadire-diretso ko na po yung buga, then sa final coat po ng top coat, kung magkaroon po ng mga gasgas, binababing ko na lang po yun. Ililiha ko po ng 2,000 grit, then apply ako po ng rubbing compound, then pagka nawala na po yung pinagdaanan ng liha, apply ako na po siya ng wax. So, pupunasan po ng microfiber. So, ganun lang po. So, magbubuga na po ako ng top coat. So, ito na po yung pinaka-finished product. Hindi ko na po naipakita sa video ito yung pagta-top coat. Ito po ay 5 coats ang ginawa ko dahil meron po siyang sticker. So, ang purpose lang naman ng video ito ay upang maipakita sa inyo kung paano po pagbubuga ng orange. Sana po ay makatulong ang video kong ito at kung ito po ay inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.